Hello guys, good morning! It's me, Angelizelle, and welcome po sa Sula Moses Channel. So, medyo mainit. Yes, sandkis-sandkis lang ang peg. Ganyan. So, nandito kami sa labas ng aming bahay kasi nandito yung kusina namin kung ikaw ay nanood ng aking video tungkol sa house tour plus paghanda para sa lindol. Ayan, makikita nyo kung saan yung ano namin, yung kusina namin. So, ngayon, magkukukbang tayo at the same time, magmukbang na rin. Yes, 2-in-1 kumbaga. Ngayon, napag-isipan namin na mag-asawa na mag ano lang kami, mag-pancake. Yes, pancake. Pang ano lang, para maiba naman, mag-pancake lang kami. Tapos yung anak ko, papakainin lang namin ng rice. So, ayun na nga, ipapakita ko sa inyo yung pancake namin. So, yung pancake namin ay nagkakost lamang na siya ng 50 pesos. So, talagang low budget lang. Tapos, dagdagan mo lang siya ng itlog. So, bali ko, dalawang itlog, nasa 70 pesos lang yung magagastos mo. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo kung anong klaseng pancake. So, napaka mura lang ito. So, ito yung pancake. Kung nakikita nyo, pasensya na kung napaka ano yung ilaw natin kasi nasa labas po ng bahay, so yung araw talagang lumabas na yung araw. Yan, ito yung pancake, magnolia pancake. Yes, magnolia pancake and creamy and fluffy. Yes, nakakasad lang kasi nung nabuksan namin, nang nabuksan ko talaga yung ilaw talaga, no. Binuksan na namin yung ano, yung laman niya. Ito yung ano, ito yung laman niya. Yes, ito yun. Tapos, ito lang, isi-standby ko lang yung ano pa. Talagang ang init guys, wait lang. Ang hirap mag-tapos. Ito yun. Kung nakikita nyo, ito siya. Tapos, nakakasad lang kasi wala siyang syrup. Kasi nung bumili kami, kasi ito yung binibili, lagi binibili namin. Mayroon siya talagang ang free syrup. Kasi wala talaga siyang syrup guys. Nakakasad. So, wala kaming pang ano. Wala kaming honey, kumbaga. Pero okay lang yan kasi ang importante ay makakaluto kami ng ganito. Tapos, meron din akong egg. Ang isa lang yung egg na binili namin kasi ito naman hindi naman siya gaano kadami. So, ngayon. So, ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano namin tinutuin. Hello again mga kalangako nila langit at ngayon ay luto na ang ating pancake. Wala lang siyang syrup kasi ano, hindi siya free. Walang free syrup. Kasi kapag bumili kami ng pancake, meron talaga siyang free syrup. So ngayon wala talaga siyang free syrup. So ayun, wala tayong syrup, wala tayong honey. At ngayon ay pinarisen ko na siya ng kape. So ito na yung breakfast naming mag-asawa. Tapos yung anak ko ay kakatapos lang niyang kumain. Pinakain ko na siya ng rice. At ngayon, titikman na natin. Ito po, yan. Sarap. Sarap.
Sarap! Kain tayo! Actually, talagang coffee person po ako. Sa isang beses, tatlong beses po ako nagkakape. Talagang, I love coffee talaga, promise. Hindi buo ang araw ko kapag hindi ako nagkakape. Tapos, minsan talaga, naghahanap talaga ako ng kape. Sinasabi ko sa asawa ko, bilhin ko ng kape kasi gusto ko ng magkape. So, around morning, magkakape ako. Tapos, minsan, mga 10 or 11, nagkakape rin ako. Tapos, mga 3 p.m. kasi merienda. So, nagkakape ako. Okay lang sa akin kung walang paras, basta kape. Sob na ako. Maraming salamat pala sa panonood ng aking video kasi yung last video ko na in-upload ay hindi pa siya mukbang. Talagang gusto ko lang gumawa ng video na hindi related sa pagkain. So yung gumawa ako at sana naman ay napanood ninyo at sana ay nagustuhan ninyo kasi wala talaga ako kasi sabi ko sa sarili ko magawa ako ng content na na hindi related sa pamukbang-mukbang natin. So, ayun nga, nakapag-decide ako. So, ayun. Ang itong pancake na ito ay, actually, bigay lang po ito. Bigay ito ng aking biyana. Kung masasabi nyo, kasi meron akong nabasa na comments sa last video ko na I'm so blessed daw kasi meron akong biyana na na talagang mababait. And yes, totoo naman yan. Kasi, sino naman na mabibiyaan ng biyanan na ganun kabait. Talaga ang bait-bait nila guys. Sobra. Sobrang swerte and bless yung anak ko kasi lula niya yung yung biyanan ko. Ay, yun pala. Meron akong napanood na video. Basta Joe ang pangalan niya. Tapos, ang laman ng content niya is na-disable yung monetization niya. Kasi yung ads niya, ay, yung Google AdSense ba yata yun, na pinalitan lang daw niya ng country kung saan siya nakatira, ayun na nga, na-disable na daw yung monetization niya. So, ibig sabihin na-disable, parang stop ni Google yung ads na dapat na ilagay nila sa video ni Joe. So, ganito po ang nangyari. Kasi ako, nakaranas din ako niya. Muntik na akong na-disable, guys. Kasi, itong Google AdSense ko, ilang beses na akong nag-apply, wala pa rin dumarating. Ito naman ako, kasi talagang minsan tinatamad or tamad lang talagang pumunta ng post office. Kasi akalain ko kasi, ibibigay yan door to door. So, ako naman, naghintay naman ako na mayroong pumunta dito na taga post office kung nandito na ba yung Google AdSense pin ko. So, ayun na nga nangyari. Ilang months na from nag-apply ko sa monetization or sa Google pin pala, bibigyan nila lang 5 months para ma-set mo yung pin number. And after 5 months, bibigyan ka pa nila ng palugit na 1 month or less than 1 month na ma-set mo talaga yung pin number mo. Kung hindi mo siya na-set within 5 months at nung binigyan ka nila ng palugit, ay talagang i-disable talaga yung monetization mo at tatanggalin nila yung mga ads sa video mo. So, yun mga kalangga kong nilalangit. Sa kaso ko kasi, yung time na yun is binigyan nila ako kasi mag-warning yan sila eh. Baka makakandyo, hindi niya natignan yung warning kasi mag-warning sila eh. Meron silang warning na you have less than 1 month to set your pin number or to send. Ganun. So ako naman nag-alala kasi baka ma-disable yung monetization ko tapos sayang yung pinaghirapan ko. Talaga nag-throwback yung mga pinaghirapan ko ginagawa ko dati para makuha ko yung requirements ni YT. So, ayun na nga, nag-message ako sa co-vlogger ko kung paano ba,
sabi nila magse-send ka na ng documents like ID, electric bill para patunay na dyan ka talaga nakatira, pero hindi eh. Nag-try akong mag-send pero wala silang link, walang link. So ayun na nga. Tapos ang kinahaponan mga alas 4, talagang may dumating na taga post office at yun, dalawang PIN number ang pinadala nila sa akin, kasi dalawang beses or actually tatlo, apat talaga ako na, kasi iniiba-iba ko yung country ko, yung lugar ko, ini-exact ko talaga, kasi first attempt ko talagang wala, baka mali yung address ko, so nag-prindi ko split ako, ganun. So ganyan. So ayun, dalawang Google yung papel yung ano ko. Dalawang papel ang nasa akin. Pero same number pa rin sila. Kahit tatlong beses, apat na beses ka nagpipipin request, yun, iisa rin yun yung mga numbers na binibigay nila sa iyo. So ayun na nga, dapat ang lesson learned niyan is kapag syempre bibigyan tayo ng ilang months or weeks, no, na makuha yung Google AdSense natin or AdSense o yung AdSense feed, kailangan talaga napuntahan mo agad sa post office. Huwag ka nang hihintay na sila pa yung pupunta sa bahay mo, kasi hindi sinasabi nila doon sa Google guidelines ba yun, depende yan sa post office sa lugar nyo kung gaano sila kabilis. So dito sa amin medyo mabagal talaga siya, kasi wala talaga taga post office nagpumunta dito sa bahay. So ako mismo kusa nagpunta talaga ako at nagtanong kung meron na ba sila natanggap na post office from international country. So anak, from international, kasi magtatalo sila kung domestic ba yan or international. So ayun na nga mga kalangga. Tapos sabi nila, hahanapin daw nila. So ganun, hinanap nila. Tapos hindi nila nahanap. Tapos sabi nila, ma'am, mag-iwan ka na lang ng number kasi kukontakin ka na lang ngayon. So ayun, nag-iwan ako ng number. So ayun na nga guys. Ayun, dumating na siya at sineset ko na talaga siya. Kasi ilang araw nila, madimonetize na talaga yung channel ko. So thankful pa rin ako mga kalangga kong nilalang. So ayun, listener lang talaga. Mag-ano lang talaga. Puntahan ka agad kapag nakaset ka na, nakapag-pin request ka na, tapos 3 weeks sa paghihintay, kung wala pa rin, puntahan mo na kaagad mga kalaga kung nila, pero nasa ganun ay hindi nyo maranasan kang Joe at sa akin na munti ka na, tapos sa kanya monetize mo. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung mababalik ba yun, o pa ano bang ano, kung anak! Kung ano bang pamaraan. Yun lang mga kalangga kong nilang. So listen, learn lang yan. Yan mga kalangga. So listen, learn lang yan. Meron din akong napanood. Talagang yung isa naman mag-apply siya ulit. Namonetize na siya mga kalangga, pero kasi kinukulit-kulit yan yung channel niya. Tapos napindot na niya yung unhide channel. O yung hide channel. Tapos ayun, bumalik siya sa umpisa, naging talagang wala na, hindi na siya monetize, hindi na siya, disabled din. Ano dapat, listen lang din yan na wag niyong gagalawin yung mga ano sa channel natin. Kasi hindi natin alam, napindot na natin yan. Tapos, ayun na pala, sa isang iglap, yung pala makapos na mawawala yung mga pinaghirapan natin. Talagang nakakalungkot kasi sila. Sana ay mabalik na. Kagabi, nag-aftershock siya, pero medyo mahina lang. Pero karong
Nung umas, wala na. Zara, tuloy-tuloy na. Baka mamaya ang alas 3 ng umaga, meron din ang papasok na bagyo dito sa Mindanao. So, free na lang yung kailangan namin na sana hindi gaano kalakas yung bagyo tapos yung ulan. Kasi ang Mindanao kasi talagang dalawang araw yan eh, Pasko, 24 or 25, 20, ay 24-25, may dalawang bagyo na papasok dito sa Mindanao at magkakaroon ng heavy rain. So yun ang mga kalangan ko nilalang. Nilindol pa, binagyo pa, laban lang tayo mga taga Mindanao, free lang tayo. Yung anak ko. Yummy. Gusto niya kunin yung tripod ko. Tadi ka sa mukbang, be. Nahulog ka! So, yun ang mga kailangan ko nilangit. Nagugulo na yung anak ko. Dito na tapos ang video na ito. Sana nagustuhan yung video na ito, guys. Pamukbang-mukbang lamang ito. And don't forget to subscribe to my channel and please don't forget to click the notification bell para update nyo sa isa't isa. And see you to my next video, mga